Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang Crazy Love. Hindi ka ba papasok sa loob? Nagtatakang tanong niya nang hindi na sumunod sa kanya si Rhea at naiwan na sa labas ng kwarto. Ma'am, ito na po ang master's bedroom at hindi na po kami pwedeng pumasok dito. Sagot ni Rhea sa kanya at naintindihan naman niyan iyon kaagad. Tumango siya sa katulong at humakbang na muli pa loob ng kwarto. Bukas na ang mga ilaw sa loob. Sinara na ni Rhea ang pinto ng kwarto habang si Cassandra naman ay nananatiling nakatayo at tinitingnan ang buong paligid ng kwarto. Lahat ng nasa loob ng kwarto ay ibang-iba sa kung ano ang nasa baba. Napaka-light lang ng kulay at sobrang ganda. Modern beds, velvet finished floor, at expensive ceiling design. May closet at bathroom din. Gustong-gusto niya ang pagkakayari at hitsura ng buong kwartong iyon. Sa kaliwang banda ay isang malaking pinto papuntang balcony na ikinagulat niya. Napakaganda. Kitang-kita niya ang kabuuan ng buong syudad. Her mood became better. Pumunta naman siya sa bathroom. Nakalagay ang bathroom closet sa dressing area. Dalawang bathrobe ang nakasabit sa may dingding. Isang kulay blue at isang baby pink na kulay. Mayroon ding mga toothbrush at skincare products. Agad namang naintindihan ni Cassandra ang mga inihanda ng asawa para sa kanya. Matapos niyang maligo, ay saka niya na-realize na wala nga pala siyang dalang damit. Tinungo niya ang closet para tingnan kung mayroon din bang inihanda si Mr. Valdez na mga damit para sa kanya. Na-surprise siya na makita ang lahat ng uri ng damit. Even undergarments, pinili niya ay ang light-colored nightdress na may sleeveless. Matapos niya makapagbihis, ay pumunta siya sa sofa para humiga. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Christelle. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nakaramdam siya ng pagod at agad namang nakatulog sa sofa. Sa parehong building ay nandoon si Samuel, nakaupo sa kanyang office. Pumunta si Mateo sa ibang floor at pumasok sa office ni Samuel para i-report ang lahat. Sir, sa palagay ko po ay napaka-unfair nito para kay ma'am. Ani Mateo. Ano? Tiningnan ni Samuel ng kakaiba si Mateo. Ang pagsisinungaling po sa kanya, napaka-inosento niya po, sir. Mateo feels bad sa kanyang among babae. Binibigyan ko lang siya ng panahon para makapag-adjust. Kitang-kita din sa mukha ni Samuel ang pagka-guilty. Pero sir, pakiramdam ko po ay takot si ma'am. Hinahanap niya po kayo. Pero kinailangan ko pa pong magsinungaling. Pinipilit ipaunawa ni Mateo ang nais niyang iparating sa kanyang amo. Sa palagay mo ba, ayos lang napuntahan ko siya ngayon? Sa wakas ay tumingin sa kanya si Samuel
na para bang naghihintay lang nang may makapagsabi sa kanya na pwede, na okay lang yun. Oo naman, sir. Baka mamaya magbago pa ang isip ni ma'am tungkol sa'yo kapag pinagpatuloy niyo pang magtago sa kanya. Kung ayaw niyo na pag-isipan niya kayo ng kakaiba, ay harapin niyo po siya, sir. Pagpupumilit ni Mateo sa kanyang among lalaki. Pagkatapos magsalita ni Mateo, ay tumayo agad ang kanyang amo at lumabas ng opisina. Ngumiti si Mateo sa naging bigla ang desisyon nito. Obvious naman kasi na gustong-gusto na nitong puntahan ang kanyang asawa na naghihintay lang ni ito ng opportunity. Pagkalabas ni Samuel ng opisina, ay dali-dali itong dumiretso sa elevator. Pagbukas nito, ay agad siyang sumakay. Sa loob, ay sumandal siya sa dingding ng elevator. Isang katulong ang nagsabi sa kanya tungkol sa asawa. Okay, you can go now. Dali-dali naman umalis ang katulong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan para hindi ito gumawa ng kahit anong tunog. Pagpasok niya sa loob, ay tiningnan niya ang buong kwarto. At nakita niya ang kanyang asawang nakahiga sa sofa at natutulog ng mahimbing. Naglakad siya palapit sa sofa at pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang umpo sa sofa at tinitigan ang mukha ni Cassandra na parabang pinapanood niya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napangiti siya habang pinapanood ang mukha ng kanyang asawa. Hinawakan niya ng isa niyang kamay ang pisngi nito. Tumungo siya at hinalkan ang noo nito. Tapos ang pisngi nito, ilong at ang rosy sweet lips. Hinalkan niya ito ng very tenderly. Kinakabahan siya na baka maabala niya ito sa mahimbing na pagtulog nito. Naisip niya na ang pagtulog sa sofa ay hindi komportable para dito. Binuhat niya ito at inilagay sa kama ng dahan-dahan. Gusto man niyang yakapin ito ay baka magulat ito pag nakita siya. Hinalkan pa muli niya ito sa kanyang noo bago umalis ng kwarto. Pagkababa niya, ay tinawag niya si Mateo at agad namang lumapit sa kanya ito. Natutulog na siya, at hindi ko din alam kung gigising siya bago mag-umaga. Sabihin mo na lang sa mga katulong ay pwede na silang umuwi. Ani Samuel kay Mateo. Sir, hindi pa po kayo nakakapag-dinner. Gusto niyo po bang sabihin ko sa kanilang ipaghanda muna kayo ng dinner? Tanong ni Mateo. No need. Pagkasabi ni Samuel niyon, ay akmang lalabas na siya ng living room. Napahinto siya at tumingi ng seryoso kay Mateo. Bukas, ikaw na ang maghandal ng meeting. Kapag may problema, ay sabihin mo na lang kay Enzo, ha? Sabihan mo silang lahat na huwag akong aabalahin, ha? Kahit ikaw. Sabi niya dahil ayaw niyang may umabala sa kanya bukas. Gusto niyang makasama si Cassandra nang sila lang. Napatingin siya kay Mateo. At parang hindi nito naiintindihan ang sinasabi niya. Hindi mo ba nakukuha ang sinasabi ko? Tanong naman niya. Hindi naman po sa ganun, sir. Naiintindihan ko po. Nagbow siya. Good night po, sir. Dagdag pa niya. Umalis si Mateo at isinama na ang mga katulong. Bumalik na si Samuel sa kwarto.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kama. Humiga siya ng dahan-dahan at niyakap ang asawa from behind habang bumubulong sa tenga nito. Welcome to my world. Tumungo siya at humalik ng marahan sa pisngi nito. Good night, princess. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kinabukasan, paggising ni Cassandra ay nagising siya ng maaga. Dahil pakiramdam niya ay gutom na siya. Naalala niyang hindi nga pala siya kumain ng dinner. Bumangon siya kahit medyo nasisilampas siya sa ilaw. Pakiramdam niya ay parang may mali. Pakiramdam niya ay parang may mabigat sa kanyang likuran. Napatingin siya sa baywang niya at may dalawang kamay na nakayakap. Hindi siya makaibo. Good morning, wifey. Bati ni Samuel habang nakayakap kay Cassandra. Hindi na makaibo si Cassandra. Pakiramdam niya ay humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa buong katawan niya. Hindi rin siya huminga. Nangibabaw sa kanilang dalawa ang katahimikan. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi. Malinaw niyang naalala na sa sofa siya nakatulog. Kaya't paano siya napapunta sa kama? Hindi niya namalayan na ang estranged husband niya ay katabi niyang nakatulog kagabi at nakayakap sa kanya at hindi niya iyon na-realize. Palagi niyang tinatawag si Crystal na baboy dahil hindi na ito nagigising pag nakakatulog na ito. Pero ngayon, pakiramdam niya ay siya ang tunay na baboy. Parang gusto na lang niyang kainin na siya ng lupa. Alam ni Samuel na nakakaramdam ng embarrassed ang asawa. Kaya pinilit niyang iharap sa kanya ang asawa, pero ayaw ni Cassandra na humarap sa kanya. Inilagay niya ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Ramdam na ramdam ni Cassandra ang mainit na paghinga ni Samuel sa kanyang leeg. At nagsimula nang mamula ang pisngi niya. At nakaramdam na rin siya ng pagkahiya. Hinalika ni Samuel ang kanyang napakagandang leeg. Pinilit na ulit ni Samuel na iharap si Cassandra sa kanya sa pangalawang pagkakataon. At humarap na din siya para tingnan ang kanyang mukha. Pero isinayra niya ang kanyang mata. Hindi niya maisip na ganito ang unang pagkakataon na magkikita sila ni Samuel. Baby, ayaw mo ba akong makita? Ani Samuel habang nakatingin sa nagbablush nitong mukha. Iminulat na ni Cassandra ang kanyang mukha. Kinakabahan siya. Kung ano-ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Siyempre, gusto niyang makita ang kanyang asawa, pero para sa kanya ay stranger ito, at ngayon ay sobrang lapit nito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ang napakagwapong mukha ng kanyang asawa. Nagtama ang kanilang mga mata. Tahimik silang nagkangitian. Nakangiti si Samuel. Pero ibang-iba ang mukha ni Cassandra na parabang hindi ito naniniwala sa kanya. Nang bigla itong nagsalita ng malakas. Sino ka? Paano ka naging asawa ko? Naalis ang ngiti ni Samuel sa kanyang mukha at napaltan ng pagkagulat na naging reaksyon ni Cassandra. Hindi ka naniniwala sa akin? Tanong naman niya. Tumango si Cassandra at ni siya ay na-speechless. Paano kita paniniwalaan? Eh,
hindi ko pa naman nakikita ang mukha ng asawa ko. At kung ikaw ang asawa ko, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Galit at pasigaw na sabi ni Cassandra. Oo, inaamin ko na may mga dahilan ako kung bakit hindi ako nagpakita nung araw na magpa-register ng kasal. Ngayon, nagsasabi ako ng totoo. Ako ang asawa mo. Tapos ngayon, hindi ka naniniwala sa akin? Tiningnan ni Samuel si Cassandra. Kinakabahan siya sa kung ano ang magiging sagot nito sa kanya. Tiningnan ni Cassandra ang buong mukha ni Samuel. Maputi ang mukha nito at flawless. Maganda ang mga mata. Mahaba at makapal ang pilik. Matangos ang ilong, itim ang buhok at sobrang perfect ng mukha. Guwapo ka naman, walang kapansanan, pero bakit nagtatago ka sa akin? Seryosong tanong ni Cassandra. Gusto na niyang umiyak dahil bakit parang may mali sa tanong niyang iyon. Napatawa naman si Samuel. Siguro ay iniisip nito na hindi niya ito gusto. At matanda na ito para sa kanya. Kaya hindi niya matanggap na iyon ang asawa niya. Pero ngayon ay sinasabi niyang gwapo ito at nagre-reklamo pa kung bakit hindi ito nagpapakita sa kanya. Ngayon lang pinuri siya nito. Paano siya hindi magiging masaya? Sa pagtitig pa lang sa napakagandang mukha ng asawa niya, ay pakiramdam niya ay mababaliw na siya sa sobrang kasiyahan. Maniwala kaya si Cassandra na ang lalaking kaharap niya ay ang asawa niya? Para sa mga susunod pang kaganapan, ay maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!